Okay, mga karubiks, magandang umaga po sa inyo lahat. At kumusta na po kayo dyan? Sana okay lang, no? Bawal po magkasakit, no? Okay. Okay, ang ituturo ko lang naman, itong parity, no? Halimbawa, yan, nagbubuo na kayo ng ages, eh, no? Hindi sinasadyang ganito nangyari, no? Ito, pares, no? Pero iba yung kasama niya, no? Green. White-green, yan. Dito naman sa kabila, dalawang green at white, pero yung isa, blue at white. Kumbaga, ito para doon. Yun. Ito naman para dito. Ayan, nagkapalit sila. Kasi kahit gawin nating buuin natin to, itong dalawa, alin o alin sa dalawa, matitira, ang matitira, parity pa rin. Kaya ganito na lang gawin natin kung sakaling ma-encounter nyo ang parity na ganito, no? Para tipid na rin tayo sa isang algorithm, no? Okay? So, lagay mo lang sa kaliwa, parte ng kaliwa, ayan. Ito yung kaliwa niyan, eh. Ito yung kanan. Ito yung middle, no? Ayan. Dahil 5 by 5 to, no? So, yun, pupwede rin yatang gamitin sa 6 by 6, 4 by 4 hindi na kasi pwede rin siguro, no? Try natin mamaya, no? May buo naman ako dyan. Gawin natin yung algorithms kung po pwede, no? Oo. Pero depende nga, eh, no? Kasi sa 4 by 4, pwede mong gamitin na lang yung slice, eh. Pagtapatin mo na lang kaysa gumamit ka pa nun. Nga pala, no? Sa 6 by 6, baka pa. No? 7 by 7, yan. Yan, nagagamit yan, no? Okay? So, ganito lang. Lagay mo lang sa parte nga ng kaliwa, katulad ng sinabi ko, eto sila, no? Ito lilipat natin doon, ito ililipat natin dito, no? Okay? So, ang algorithms natin dito, sasabay ko na itong, ano, yung magkasama, no? Kasi, hindi pa naman siya buo, no? Ang hirap kasing ipihit ng ito lang, eh, no? Okay? Okay. Para mas madali lang iikot yun. Okay, so ang algorithms ito, R, U2, R, U2, F, F2, ayun, sumasablay, R, F2, L prime, U2, L, U2, R2. Ayun. Ayan, no? No? Okay. So, okay na, no? Madali lang yun. Yun namang isang party na normal, turo na rin natin para mas maganda. Okay, ito naman yung isang parity. Itong parity na ito, mga ka-Rubik's, no? Kapag ikaw yung bubuo ng 4x4, no? Tapos, di last layer ka na, no? Dun siya ginagamit. Kung sakali mang ang edges niya ay isa o tatlo. Yung tatlo, yun yung naka, halimbawa, top layer mo, dilaw, no? Halimbawa, top layer. Yung tatlong edges, dilaw na. Yung, samantalang yung isang edge, andito yung dilaw. Yun, parity yun. Meron namang sa 4x4, no? Paano ba nangyayari sa 4x4? Doon lang yata. Doon lang bago ka magbuo. Doon lang 'yon. Pero sa 4x4, 5x5, eto nga, ano. Ayan, ayan, ganyan. Ganyan siya. Yan ang parity. So ang babaliktarin natin dito, ito. Yeah, yung magkabila. Kasi may center dito, eh. Hindi naman center, eh, gumaganon. Babaliktad din di, eh. No. Ewan ko kung may ibang algorithms. Ang alam ko lang, itong magkabila. No. Ito namang algorithms na to, ginagamit nga sa 5, 7, 9. Pwede rin gamitin sa 6 by 6, 8 by 8, hanggang sa bigger cubes. No. Sabihin na natin bigger cubes. Yan. So, sa paggawa ng parity, no, kasi ang 5 by 5, ano lang yung makikita mo, eh, no? Kumbaga, kukonte, no? Tatatlong piraso. Eh, ang magbabalikta dito, ito. Yan.
Sa malaki kasi, kung ano yung nakararaming kulay dito, yan. Depende kung add numbers ang iyong cube. Depende, no? Depende. Makikita mo naman yun pagka nagkukuhan ka na, nag-rubiks ka na, no? Oo, okay. So, isolve muna natin to para kita nyo, yan. Yan, no? Yan, hindi pa naman siya buo, eh. Yan. So, isolve muna natin tong parity na to, no? Para ano. Basta lahat, pwede mong gamitin siya sa 4x4 pataas, no? Okay. So, game na. Game na. Okay, algorithms R2 B2 U2 L U2 R prime U2 R U2 F2 R F2 L prime B2 R2 R2 pwedeng dito, pwedeng diyan. Pares lang dahil dalawang ikot, no? Ayan, oh. Napagsama na natin, no? Okay, ano ba yung sinasabi ko? Tingnan natin yung 4x4 kung po pwede yan, no? Sandali lang. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo sa 4x4, no? Kung sakali, no? Ayan. Kita nyo agad. Ito yung sinasabi kong tatlo, no? Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Nakaibabaw na. So, ito'y buo na, kaya lang eh, pinakita ko lang yung parity, no? Ayan yung parity, no? Nakabaliktad siya. So, babalikta rin natin yan. Ngayon, ito, hindi lang naman dito sa buo yan, eh. Kumbaga, yun nga, ipapakita ko sa inyo kung paano. Hindi pa buo yan nung una, pagka ganyan. Kumbaga, ang top layer mo, ito, ito ang buo, yan, no? Binuo ko nga lang, siyempre nga, para ipakita. Okay. So, yan yung parity. Minsan naman, tatlong ganito, yung dilaw na, yan, yan, no, nandito sa gilid. Tatlo. Parity pa rin yun. No, yun yung tatlo. Kumbaga, ito, tatlong good edges. Yan, para mas malinaw. Ito kasi baliktad, kaya siya yung bad edges. Kung tatlong ganyan, parity pa rin yun. Dapat ang hindi parity, dalawa. Or wala. Ayan, no? Wala. Ibig sabihin ng wala, lahat yon bad edges tulad nito. Pagka sinabi kasing bad edges, mga ka-Rubiks, top layer mo, dilaw. Lahat ngayon ang makita mong dilaw dyan, yun ang good edges. E kaso merong isa, kaya siya yung bad edges, no? Ngayon, pagka nga naging tatlo yan, parity pa rin. Kasi eto naman yung kuwan eh. Naka-good nga. Kaso tatlo eh. Kasi hindi po pwedeng tatlo, mga ka-Rubiks. Kasi nga, hindi siya pares o pair. No? Kailangan wala o dalawa man lang. O tigalawang bad edges, tigalawang good edges. Kahit saan yan, iniikot mo lang naman yung ganun eh. No? Okay, so ito ang solusyon lang, yung kagagawa lang nating algorithms, no? Same lang din. Ito lang yun. R2. Ah, nga pala, no? Pagbuo ng ganyan, dahil sample nga lang, dito ka na ngayon pipihit. Ayan, R2, B2, U2, L. L, yun. U2. R prime U2 R U2 F2 R F2 ayan L prime B2 R2 ayun no ayun ganun na ayun no. Nabaliktad natin na. Okay, so tignan pa natin kung meron pa. Pag wala, tama na to. So wala na, no, mga ka-Rubiks. Eto na lang idagdag natin. Sayang naman yung video. Konti lang naman dagdag. Pagtyagaan nyo na, no?
Okay. So, dito naman, no, mirror cube yan, silver. No. Ito, buo na. Makikita mo sa kanto, buo na. No. Yan. Tsaka, kahit top, yan, buo na, pantese. No. So, dito, pag ginanyan mo, sa side na to, ito yung pinakamalaki. Sa right side, maliit. Yan, na pag ganyang posisyon. Pag ginanyan mo ngayon, ito yung malaki. Tama na siya. Kasi yung pinakamalaki, match ni. Okay ni. So, ito ngayon yung susunod sa pinakamalaki. Medyo malaki. Yan, yan o, no? Ayan siya. Tama. Pero, nakabaliktad. Yan o. Lagpas siya, no? Ito naman ganun din. So, pinakamaliit, medyo maliit. No? Kasi corners yung pinag-uusapan natin. Kaya, ang sabi ko, pinakamaliit ito dahil yun yung side ng maliit. Susunod sa maliit, lumaki ng bahagya, eto nga yun. Ibig sabihin lang, nakamats na siya. Baliktad lang yan. No? Siya ngayon yung ayusin natin using ano, R' prime, D' prime, R'. Eto lang yan. No? R' prime, D' prime, R, D. R' prime, D' prime, R, D. Ayan. Kung mapansin nyo, no, pumapangit yung cube, naghihiwalay yung mga pair-pair na, okay lang yun. Baka kabahan kayo, lalo na sa mga beginners, no. Continuous nyo lang, wag kayong mimiss ng isang step doon, no. Okay. R prime, D prime, R, D. Tama, hanggang ngayon, pangit pa rin, hindi pa rin buo. Kasi, hindi pa buo yung itaas, no. Continuous mo lang, R prime, D prime, R, D. Hanggang ngayon nga, pangit pa rin, pero nabuo mo na to, no. So, ito naman yung index mo. Yan. Tapat mo lang siya, no. Then, R prime, D prime, R, D. Yan. Paulit-ulit lang, no. Yan. R prime, D prime, R, D. Tama, tumama uli, kasi dalawa pa yun. Ulitin mo lang. R prime, D prime, R, D. Ayan. Ganyan ang paggamit ng R prime, D prime, R, D. Paulit-ulit siya. Now, hanggang tumama, ayan, ito naman, ayan, tapat mo lang siyang ganun. Now, R prime, D prime, R, D. Kailangan yung D na ano mo, D. Ayan. Kumbaga, parang isinoli mo. No? Pag hindi, hindi mo siya mabubuo. Ano? R prime, D prime, R, D. Ulit ka uli sa bago, sa umpisa. No? Kaya kailangan continuous nga, apat na letters lang naman mga karubits. No? Oo. Pagtyagaan nyo na. Ayan. No? Ayan, no? Ganun. O, singit lang to, no? Oo, kasi wala na pala akong pariting na kanta din eh. Maggagawa pa eh. Tatagal lang. Okay, yun lang muna mga karubits, no? Mga problem ng mga bawat pira-piraso, no? Oo. Tingin ko na medyo nahirapan din kayo sa ganun, no? Okay, so yun lang muna at marami pong salamat at mag-iingat po palagi. Bye-bye!